DeAndre Jordan handa ang magsakripisyo. Yes mga sir, ayon mismo kay Frank Vogel, handa si DeAndre Jordan pati na ang ibang manalaro niya na huwag munang maglaro o isama sa kanilang mga rotation kung yun man daw ang kinakailangan upang sila ay manalo. Sa mga unang laban ng Lakers ay nasa starting lineup nga sina Kent Bazemore at minsan naman si DeAndre Jordan. Pero sa mga nakalipas na laro nila, sila ay ibinangko at hindi muna isinama sa kanilang rotation. Pero ayon din kay Frank Vogel, mahirap para sa kanya na yung kanyang mga manalarong nasa rotation katulad nina Bazemore at Jordan ay hindi nakakalaro o nagkakaroon ng DNP. Ibig sabihin mga sir, did not play by the decision of the coach dahil nais ni Frank Vogel na maging presko yung kanyang mga manalaro. Pero sa kabilang banda, kanya nang pinapaalala na mayroong iilan sa kanila ang hindi talaga makakasama sa kanilang mga rotation. At sa pagbabalik nga ni Kendrick Nunn, ang mga katulad nina Wayne Ellington, Monk, Rondo at Bradley ay mayroon talagang tsansa na matanggal muna sa kanilang mga rotation upang maiwasan na yung mga issue patungkol sa playing time. At yun nga, okay naman sa kanila dahil sabi nga ni Jordan, walang problema kung sila ay ibabangko o hindi isasama sa mga rotation kung yun ang kinakailangan upang sila ay manalo. At samantala, maliban kay Jeremy Grant, nasa listahan nga rin ng 76ers si James Harden bilang target nila kapalit kay Ben Simmons. Sa ating nakaraang balita, nag-uusap na nga ang dalawang kampo ang Sixers pati na ang Pistons. Pero kung sakaling hindi matuloy ang trend na iyon, sila ay aabante para kay James Harden. Malakas nga ang rumors patungkol kay Simmons noon at kay Kyrie Irving. Pero yun nga, ayon din naman sa isang impormasyon, lahat ng mga team ay takot na mag-trade para kay Irving. At kabilang na nga dyan ang 76ers. At kaya sa ngayon si James Harden na lang. Pero malabo nga rin ibigay ng Nets itong si James Harden dahil nanggaling rin sa front office ng Brooklyn Nets na ang isang rason kung bakit sila ay nag-trade para kay Harden dahil baka raw magkaroon sila ng problema kay Kyrie Irving, which is nangyari na nga. At kaya as of now, nakatuon na lang ang kanilang atensyon kay Harden at kay Durant. At kaya overall mga sir, malabo talagang ipagpalit ng Brooklyn Nets sa James Harden para lang kay Ben Simmons. Pero baka malay natin magbago ang lahat. At sa ating huling balita, may nakakaantig na komento itong si Green para kay Stephen Curry. Para mismo sa kanya, ang pag-takeover daw ni Stephen Curry kanina sa kanilang laban kontra sa Cavaliers sa fourth quarter ay sobrang nakakamangha. At kaya yun daw ang dahilan kung bakit siya ang MVP sa ligang ito at kung bakit siya ang mukha ng Golden State Warriors. At alam natin lahat kung ano ang mga ginawa ni Stephen Curry. Binago niya ang laro ng basketball dahil sa kanyang talento, dahil sa kanyang kakayahan. At alam natin lahat na siya talaga ang naging susi sa mga tagumpay ng Warriors sa mga nakalipas na taon. At hanggang sa ngayon patuloy pa rin siya sa kanyang trabaho at lalo pang gumagaling. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay G. Mark from Cavite, kay Zuriel Bagat Solon, at sa mga Abiles family from Negros Occidental, at sa mga Magpantay family from Abu Dhabi. Para sa mga false break balita mga sir, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching. Peace out.